So, ang next na gagawin natin para maggagana tong ano natin, itong switch para mag-on siya, kailangan natin mag-bawas dito. So, all good mga Choy, gumana nga. Yo, what's up? Good day mga Choy. So, for today's content is gagawa tayo ngayon ng malupitang DIY dito kay King Bob. Pero bago natin yung umpisan mga Choy, supportahan nyo naman ang YouTube channel. Siyempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And then, share nyo na rin para mapanood din ng iba yung ginagawa nating mga DIY. Let's go! At ayun, ito na mga Choy, itong maliit na brake light switch yung gagawin nating DIY ngayon. So, brake light switch to ng ano ba tawag dito? Handbrake sa front. Ito mga Choy, itong nasa ilalim. Ayan. So, pang XRM to na switch. Pero mukhang same lang ata yung mga pang XRM tsaka ibang motor. Same lang ng switch, ewan ko. Kasi ito, same lang kasi, pang XRM to. Tapos itong gamit ko na Liber Snise na pang big bike. Pero same lang sila. So, same lang ata sa mga ibang motor din. Then, itong switch na to is pang right. Meron kasing dalawang klase nito mga Choy. Merong pang left, merong pang right. So, ito, pang right tong nabili ko sa lagang 25 pesos dito sa amin. Then, ayun, ito yung ikakabit natin dito ngayon sa ating shifter para gumana yung brake light natin sa rear kapag inapaka natin tong shifter natin, single shifter. So, alam naman talaga natin mga Choy na kapag naka-single shifter tayo is hindi talaga malagyan ng brake light switch kasi nga naka-drum brake tayo. Pero yung ibang single shifter na naka-disc brake is malagyan naman yun ng brake light switch gamit yung hydraulic switch. Pero kapag naka-drum brake tayo, katulad itong sa atin, ayan. So, hindi talaga yan malagyan ng brake light switch. Bali, ang magiging may brake light switch na lang natin is itong handbrake natin. So, ayun. Ito yung gagawa natin ngayon ng paraan mga Choy. DIY lang to. So, sana mag-success ito mamaya. Bali, ang unang gawin muna natin is ito muna, dito muna sa shifter. Sukat muna natin ito sa ilalim kung saan siya pwede ilagay natin. Bali, ang mechanics nga pala nito mga Choy, kapag nakaganyan, nakapush, ganyan, naka-off yung brake light natin. So, kapag nabitawan yan, naka-on. So, dapat nakapush ito palagi. Then, kapag piprino tayo, bibitaw siya para gumana. Dito ko siya banday lalagay mga Choy kasi dito ko siya nakitaan ng magandang pwesto. So magandang gawin natin is tanggalin natin tong shifter. Brand ka pala ng shifter natin is Rajik. Ayan, Thailand Punsap. So dito natin siya ilagay mga Choy sa ilalim. So ganyan yung itsura ng shifter. Then dapat itong lagayan ng wire dito sa ilalim. Pa dito. Para kapag ilagay na natin to, yung wire is hindi kita. Sa ilalim na siya dadaan. Yun nga pala mga Choy, itong shifter ko is walang return spring dito. Naghanap ako pero wala akong nakita eh. So, ito na. Dapat itong switch niya, ito mga Choy, dapat palaging nakabaon. Ganyan. So, para mabaon yan, iipit natin yan dito. So, dapat ganyan. Then, next is buksan muna natin ito mga Choy kasi kailangan natin itong putulin ito. Ito, meron kasi itong part dito na walang laman. Kaya buksan muna natin kung saan tayo pwede magputol. Yun. Ayan, walang laman mga Choy. So, pwede natin ito putulin. Dito siguro. Ayan, goods na mga Choy. Dapat lagyan nyo pa ng space dito mga Choy kasi kailangan natin magbutas dito mamaya. Putulin din natin to. Ayan. Then, sukat natin ulit. So, dito ko siya ilalagay. Sasabit. Ito, sasabit kunti. So, kunan natin to. Pero huwag niyong ubusin to mga Choy kasi importante din to. Kunan lang natin to dito banda sa gilid. So, ganyan itsura niya. So, ayan na. Ayan.
Ayan mga chay, nakadikit na siya. So ayan. So kapag naipasok natin yan mamaya, magiging ano na to, ganyan na to mamaya. Ayan o. Yun, gumana. So ganyan naman yung itsura sa ano, dito sa taas. Hindi kita. Basta ayun. Ganyan. Then, kung napapansin nyo, nakapress na yan palagi. Ayan, sagad na yan, oh. So, ayun, hindi siya bumitaw. Andiyan na kasi siya sa, ano, sa bandang loob. Nakapress na palagi. Dito natin siya ilagay sa pinakadulo, mga tiyo, ito. Para itong pin niya, itong pinaka-switch niya, hindi bibitaw dito sa, ano natin, brake arm, brake pedal. Ayan, oh. Ayan, nakalabas pa nga siya kunti. Dapat hindi yan lalabas talaga para hindi yan bibitaw. So kapag bibitaw yan, palagi na lang naka-on yung brake light natin. So kailangan ganyan. So hindi rin pwede dito kasi, ayan, so hindi siya malagay. Kasi, ayan, nasa labas. Hindi kasi yan sila pantay. So mababaw dito, dito malalim. So dapat dito talaga. Butasan ko muna to, palakihan ko muna tong butas mga Joy. Then itagos natin dito sa shifter mismo. Papunta dito sa labas para malagyan natin ng tornilyo. Ayan, kasya na yung 5mm na bolt tornilyo. So goods na to. Dito naman tayo magbutas. Lagyan lang natin ng marking. Ayan. So ito yung butasan natin. So ayun mga Joy, merong nangyaring di naasahan. Bali binutasan ko siya ng 4mm na barina. Ito. And then ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng thread gamit tong 5mm na tornilyo. Tapos habang ginagawa ko pa lang siya, nilalagyan ko pa lang siya ng thread. Ayan, hindi pa tumagos. Andun pa sa mga kalahati pa siguro yung naibaon na thread. So ang nangyari, naputol yung tornilyo na ginamit ko. Ito. So 5mm to na tornilyo. Kasi sana ang gagawin ko kapag nalagyan na to ng thread, is ito yung gagamitin ko na tornilyo, itong allen. So ang gagawin ko na lang ngayon, hindi na kasi matanggal mga Joy, tumigas. Habang tinatanggal ko siya, hindi ko namalayan na unti-unti na palang napuputol. So ang gagawin ko na lang ngayon, itong switch natin, ayan, isasalpak ko na lang siya dyan. And then, ayan, nasalpak na. So ngayon, dito, lagyan ko na lang to ng nut. Para hindi ko natutanggalin tong tornilyo na to. Pero kung tutuusin, kung dadalhin ko to sa ano, sa machine shop or meron akong vice grip, matatanggal naman to, pero pwede naman to na ganito na lang. Bali sasalpak ko na lang dito ganyan. Ganyan. Tapos lagyan ko na lang siya ng nut dito na 5mm na nut din para magkasya. So pwedeng-pwede pa rin. wait, naputol pa talaga. Ulitin ko lang, binutasan ko siya ng 4mm na barina. Ito, 4mm to. Ayan, pinatagos ko. And then, hindi na ako pumunta ng machine shop. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng thread gamit 5mm naman na tornilyo para malagyan mo siya ng thread. So, ang next na gagawin natin para maggagana tong ano natin, itong switch para mag-on siya, kailangan natin magbawas dito. Kailangan natin to bawasan. So, galing sa medyo mababa papunta sa malalim. So, mga dito sa gitna siguro yung pinakamalalim na babawasan natin. Pero hindi natin siya sobrang lalim mga Joy para hindi siya tumagos dito. So, bali, kunan lang talaga natin tong part na to. So, meron naman siyang marking. Ito. So, ito yung marking niya. So, meron na tayong guide. So, yun mga Joy. Nabawasan na. Ito yung ginamit ko na pang bawas, porting tools.
So, medyo malalim na yan. Try muna natin. Kunting-kunti na lang. Ito mukhang gagana na siya mga Choy. Ayan. Pero titesting muna natin kung nagana na ba. So dito ko na siya muna itesting sa ano, dito sa wire ng handbrake natin mga Choy. Ayan, kinabit ko siya. So testing natin, mukhang nagana na kasi siya. Ayan o, tumutunog na. So tingnan natin sa likuran. So i-brake ko muna siya mga Choy. So ayan mga Choy, kita nyo naman na gumana na. So napakalupit. So ayan mga Choy, kita nyo naman na gumana na. Pero hindi pa yung tapos, tapusin muna natin. So ayan, tinanggal ko muna mga Choy kasi dugtungan natin ito ng medyo mahabang wire para umabot dun sa sa wire ng brake light natin. So ayan mga Choy, all goods na. Ayan. So lagyan ko muna ng tape. So ayan, lagyan na ng tape. Lagyan ko muna ng shrinkable tube. So ayan, all goods na ito mga Choy. Pwede na natin ito ikabit. So lagyan na natin ng washer. 5mm din na washer. Then nut. 5mm. Then kunting higpit lang mga Choy. So ganito yung mechanics nya. Ayan. So dito mga Choy, medyo mahaba yung nilagay ko na clearance para kunwari malalim yung ano natin, yung preno. Ganyan. So for example ganyan. Then pipreno tayo, tapos medyo malalim na yung preno. So kapag ganyan is gagana pa rin siya. Kasi mahaba yung nilagay ko na ano doon, yung parang kanal niya. Mahaba yung ginawa kong kanal. So ayan. So mahaba yan mga Choy. So kunwari malalim yung preno natin, so gagana pa rin. So ayun, ikabit na natin 'to mga Choy para matesting natin ulit. Pero bago natin ikabit mga Choy, isukat pala natin 'tong wire. Dito ko siya ipadaan sa ano, sa lagayan ng preno. So dito siya dumaan sa ilalim. Ayan. So hindi naman siya kita. Ayan mga Choy, diyan siya dumaan. Tapos punta dun sa may socket. Andito yung socket niya sa brake light wire natin mga Choy. Ito mga Choy. Ito yung socket ng brake light wire natin. So ayan, pwede na. Hanggang dito. So dito ngayon, sa dulo nya, idudugtong ko tong socket. Ito yung stock socket nung kadugtong nung ano natin, brake light wire mga Choy. Pinutol ko. Then ngayon, idudugtong ko siya dito para plug and play na lang dun sa socket. Kumbaga, idudugtong na lang natin sila. So gagana na siya. So ito na mga Choy, idugtong ko na. And so yun, ikabit na natin. So ayan, tapos na maikabit dito lahat. So sasalpak na lang natin dun sa sa female plug nya. Male plug pala, ito yung female. Ayan. So yun yung male plug. Sasalpak na lang natin dun. So ayan, the moment of truth.
Ayun, gumana na mga choy. Yun oh. So, napakalupit kasi meron na tayong pot brake kahit naka single shifter tayo, then naka drum brake tayo. So, ayan. Brake natin. Yun oh. So, ayos mga choy kasi gumana. So, ayan, para makita nyo na i-brake ko siya. So, all goods mga choy, gumana nga. Then, ayun, napaka-success yung ginawa nating DIY, napakalupit. So, another tips lang dito sa lock natin dito sa ano, mismo mga choy, itong switch. Ito. Itong nut na to, huwag yung masyadong higpitan para itong mismong switch, hindi siya titigas. Pag masyadong hinigpitan kasi yan, naiipit na yung switch. So, titigas na siya. Bale, kunting higpit lang dito, then goods na. Para hindi yan matanggal kapag tumatakbo, nagbabibrate yung motor natin, lagyan na lang natin yan ng glue, shoes glue or basta pang dikit. Lagyan natin to ng pang dikit para hindi luluwag. Yun nga pala mga choy, kung nagtataka kayo kung bakit ko pa siya nilagyan ng brake light switch dito sa single shifter natin, meron naman tayong brake light switch dun sa front, sa handbrake natin. So ang purpose ko lang talaga nito mga choy is para yung, para makuha natin yung 100% na functional pagdating sa motor show. Pagdating kasi sa motor show mga choy, meron kasi yung criteria. For example, merong 25% sa mga parts, 25% sa execution, then meron ding 25% sa functional. So functional, ibig sabihin, nagana lahat. Lahat ng mga switch, lalo na dito sa Honeywell, then mga, basta lahat na switch, dapat gumana lahat. Brake light switch, front at rear. Mas maganda kapag lahat ng switch ay gumagana para makuha mo yung 25% pagdating sa show. So ngayon meron na tayong brake light switch dito sa rear natin mga choy. So napaka goods kasi makukuha na talaga natin yung 25%. And then kung magtatanong kayo kung bakit ganito yung ano natin, setup ng brake rod. So ito yung gamit ko, brake rod ng XRM. Then ito, nilagyan ko siya ng galing to sa shifter rod ng shifter mga choy. So kinuha ko, nilagay ko dito. Then gamit ko na rod is pang XRM. Ayan. So kapag pang Delios, mas maganda brake rod kasi mas matibay din, mas makapit. Ayan. So pang XRM na brake rod. So ganyan lang yung mechanics nya. Ayan. So yun lang mga choy, all goods na. Ito yung itsura ni King Bob, naka Delios. So pinangdili ko siya, tinang long ride pa. So ayun lang mga choy, hanggang dito lang yung video natin. Sana meron kayong nakuhang idea. So ayun, shoutout muna tayo. So ayun mga choy, bago pala tayo mag-shoutout, para pala sa mga ibang brand ng shifter, ibang design, so hanapan nyo lang ng paraan para mailagay lang yung brake light switch natin mga choy sa shifter natin, para meron din kayong brake light sa likuran. So importante yun para sa atin mga choy, lalo na sa mga sumasali ng motor show. So kayo na bahala dun. So yun, shoutout nga pala kay Bon Macristito Lopez at kay King Di Ocampo at kay Zundi Onige, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Ernel Trinidad from Himalalod, Negros Oriental. Kay Junior Muto from Naik, Cavite, shoutout po. Shoutout din kay Kuya Jeff from Catanduanes at kay Marjon Villanueva from Samal Island, shoutout po sinilat dyan. Shoutout din kay Mr. K from CTRC Masbate Chapter, shoutout po sinilat. Then syempre, ride safe yung lahat. Shoutout din sa Alex Racing Team from Sipalay City, ride safe po sinilat yan mga choy. Shoutout din kay Michael Gadatillo from Antipo Pulo City at kay Mr. Titanium from Titay Zamboanga, Cebu guys, shoutout sa iyo choy. And for the last mga choy, shoutout nga pala kay Kip Ponce Villarin from Dimiao, Bohol, shoutout po sa iyo lahat dyan sa Bohol mga choy. So yun lang mga choy, abangan nyo next content natin, syempre DIY pa rin. So sana nakatulong yung mga content natin. So mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod dating video. Ride safe po sa iyo lahat, peace!